Nasayang tuloy ang 40 points at 10-3 point shot ni Tyler Hero dahil sa isang tinatawag na phantom timeout. Wala na kasing timeout ang Miami Heat, humingi pa si Coach Eric kaya automatic nabigyan ng technical ang Miami Heat at dalawang free throws ang binigay naman sa Detroit para sila yung makakuha ng panalo. Hindi naman kasi lamang noon ang Detroit sa overtime, meron pang 1.8 seconds na natitira para nag-fusion tuloy si Chris Webber si J.R. Smith sa last play na yon dahil parang may kasamang frustration kay Coach Eric sa pagtawag niya ng foul. Mali pala timeout yung pagtawag ni Coach Eric ng timeout, naging referee tuloy. Hindi niya kasi inaasahan yung lob pass ni Cade Cunningham kay Jalen Duren. Aminado naman si Coach Eric Spoelstra na mental error siya noon at walang excuses sa nangyari. 17 years na siya nagko-coach. Si Jalen Rose naman hindi makapaniwala sa nangyari, parang bumalik sa kanya yung mapait na alaala nila ni Chris Webber. So maraming beses rin naman nangyari sa mga player yun na tumatawag ng timeout kahit wala ng timeout at nate-technical. Kaso may pagka J.R. Smith kasi yon dahil mukhang hindi tumingin sa score, hindi naman 3-point shot yung binitawan ng Detroit, tabla pa yung score. Yung timeout kasi ni Coach Eric para mailagay sa midcourt yung inbound pass. Kaso nga walang timeout kaya technical. Naging libreng panalo patuloy para sa Detroit. Umangat sila sa number 7. One game behind tuloy sa number 6. Ang Miami naman bumagsak sa number 9 so far. Yung Bucks dumikit pa sa kanila tuloy dahil nanalo versus Raptors. Lamang na lang ang Miami sa Bucks ng 1.5 games. Si Jalen Bronson naman nagkaroon ng injury ng third quarter versus Sixers habang binabantayan si Caleb Martin. Natapakan kasi ni Bronson yung paa ni Martin noon. Nakabalik naman si Jalen Bronson sa game. Nagkaroon pa ng 11-0 run ang Knicks noon. Si Bronson mayroong 18 points. Si Towns naman mayroong 21 points at 13 rebounds. Si Embiid nakabalik na sa Philadelphia kaso naka-minutes restriction. Meron si Embiid na 26 minutes, 13 points at 5 assists, struggling pa sa field. Si Paul George naman na wala yung restriction sa kanya na meron 29 points at 10 rebounds, 7 out of 11 pa sa 3-point area. Kaso bagsak naman ang Sixers sa 2-8 record. Standing ovation naman na natanggap ni Klay Thompson sa pagbabalik niya sa Chase Center. Nagkabantayan agad yung dati mag-utol si Steph at si Klay, nagkatiranan pa ng 3-point shot. Habang gumagana yung game ng Dallas at Warriors, kino-call out naman ang mga fans si Kyrie na paano di umano nangyari na naka 43 points si Kyrie noong nakaraan nilang games tapos ngayon 8 points lang siya hanggang third quarter. Bago pa lang kasi ang game na yun, sinabi na ni Kyrie na naiintindihan niya si Klay Thompson na babalik siya sa dati niyang team sa home court pa ng Golden State. Parang binigay ni Kyrie yung game na yun para dito kay Klay dahil third quarter or hanggang third quarter nakakawalong attempts pa lang siya. Unusual yon para kay Kyrie ngayong season pero si Klay naka 14 points hanggang mid third quarter, 4 out of 9 pa sa 3 point area. Lamang panon ng Dallas sa first half 63-59, naka 11 points na nun si Klay kaso nung third quarter hanggang mid nagkaroon ng 20-10 run yung Golden State. Nung nasa last 4 minutes ng third hanggang 10:25 mark ng fourth, si Kyrie noon naka 8 points kasama pa ang 6-0 run sa fourth quarter ng Dallas. Naibaba pa nila yung lamang ng Golden State sa isa. Nung time kasi na hindi tumitira si Kyrie, nalalamangan sila ng Golden State. Kaya nung siya naman ang nag-take over ng mid third hanggang fourth, doon naman nila nahabol. After ng 8-point run ni Kyrie nung 4th quarter, si Klay Thompson naman ang sumunod doon nung mga 10 minutes mark until 5 minutes mark. Sa play na yun ni Klay, isang beses lang tumira si Kyrie at ito yung panglamang pa niya. Ang reklamo pa nga nun, hindi napapasahan di umano si Klay pero si Kyrie kasi kailangan munang bumaba dahil siya yung second option. Parang gano'n na nangyari kay Kyrie nung start ng game until mid-third. Kaso sabi nga ni Steph, pinalamang ko na kayo, huwag nyo ng pangaraping manalo. 10 straight points ang ginawa niya mula 2:35 mark hanggang 26 seconds. Lumamang pa sila noon ng 118-114. Naka 3 points pa noon ng Dallas kaso pinagtalunan pa ako merong foul. Nakakuha ng free throw si Steph pero yung last play kasi ng Dallas sinolo ni Luka yung bola. Na close out din kasi yung papasahan niya. 31 points si Luka, 21 naman si Kyrie, 22 si Klay. Si Steph 37 points at yung last 12 points ng Golden State galing pa sa kanya.